Hello po, magandang araw na naman po mga ka-South Road. Muli po ako nagbabalik sa aking channel. So, after how many months na hindi tayo nakapag-vlog, ano, ng on time, talaga namang ako'y naiiyaho sa inyong mga aking mga subscriber at sa aking mga silent viewer dyan. So, ngayon po ako po ay muling nagbabalik at ito po ang aking araw ngayon, alas 5:00 ang aking labas dito sa Bulbok. Batangas base pa rin po tayo, walang pinagbago tulad ng ating mga huling vlog po. Dahil tayo po ay nagpalipat ng base. So, kaya ngayon ako ay nandito pa rin sa Batangas base at pupuli dito na talaga tayo, no? Matagal-tagal na rin naman po tayo dito, ilang buwan na. So, ayan po yung ating mga fleet dito sa Batangas base. Yung mga nag-warm up na ng makina dahil palabas na rin ho ng base ng Bulbok para pumunta doon sa Grand Terminal. So, ang gamit po nating bus ay 1286. Ito po ay matagal ko na pong gamit at ito na po ang ipinapa-regular sa akin. 1286 na yutong. So, mas ano naman to kaysa kay 1203 noon sa akin, Santa Cruz. Doon sa Santa Cruz base, mas maganda tong 1286 na to kasi ito, kumbaga sa motor, itong bus na ito, kumbaga sa rider, ang bus na ito, FI na. Yung 1203 naman, kung ikukumpara natin sa motor, carb type pa lang siya. So, luma-luma na po yung 1203. Kung ikukumpara natin kay 1286. So, ayan. So, pasok muna tayo sa basa na po. Naantay ko lang po kasi yung aking conductor. Wait. Ipapakita ko sa inyo yung loob ng aking bus. So, ayan. Ayan na yung aking conductor. South Road. Siya po ay... Pwede sama na nera. Tanong oras na. Kapipagi po nga. Kaway ka na muna sa camera natin. Ipangatin? Oo, ha? Nakakaya naman tapakan yung bus na nilinis mo. Ngayon, kalinis eh. Ha? Ayan. Kami huwag palabas na. Ano pang gagawin mo na? Kulang ko lang nga rin yung QR na yan. Okay, medyo magulo sa bus ko ngayon. Nakakaya. Oh, nakasampay ang aking uniform. Ano nangyari dyan sa puyaner? Saan ba? Dyan sa puyan natin. Saan? Dyan sa... Bet may biyak. Saan? Dyan o. Ay, nadali nga kasi kahapon yan ni Tapya. Eh, ako'y umaabante. Pinipinahan ko yung poster sa may pilahan natin. Initaas niya, binuksan niya at nagkakarga. Eh, sinabihan ko na yung mga pasahero kahapon na wala ho munang aakit ang may bagahe dahil ipipesto ko ng maayos yung bus. Hindi ko na malayan. Itinaas pala ni Tapya. Di, pag-abante ko, di. Dali, tumama. Ay, di, salay-say kami dalawa. Eh wala na rin, mabuti hindi siya nasaktan. So ayan, tumama kasi ito mga ka-South Road. Ito kahapon mga ka-South Road, nagkaroon ng konting punit yung pagkakalata ng takip ng istribo. So, hindi naman sa sinisisi ko rin yung konduktor na nag-angat, pero kasi nangyari na rin talaga. So kahit magsisihan pa, wala na pong magagawa dahil nandun na. Parehas na kaming pinagsalaysay, then pinapirma ng voucher. Pero nag-refuse to sign po muna ako ng voucher dahil kasi meron pa naman pong gagawing investigation doon eh. So, ipapakita ko sa inyo pag sikat na yung araw yung damage nung takit ng istribo nito. So, 5:10 naman na. So, malapit na pong magliwanag. So, nag-aagaw na po yung liwanag at dilim. So, ngayon mga ka-South Road, tayo ay babiyahin na naman at ako'y straight na ho ng mahigit isang cut-off. So, 15 days na po ako mahigit. Halos 20 days na hanggang ngayon. Straight na po ako. So, talaga nagsisipag din tayo. At nga pala mga ka-South Road, dahil sa aking pagsusumikap din dito sa DLTB, tayo po ay na regular na po. Nakapirma na po ako ng regularization dito. Siguro may mga 1 month ago na po. Hindi ako nagkakamali.
So, regular na tayo mga ka-south road dito sa DLTB at wala na tayong iisipin na ay baka bumagsak pa o umano sa provisionary at mawala na naman sa DLTB. So, ngayon eh, okay na po dahil nakapirma na po ako ng regularization. So, maraming salamat po sa ating mga butihing mga boss dito sa DLTB ko at shout out po kaya sa ating opisina na nagpapirma sa akin at nag-congratulate na regular ka na sir. Congratulations po. So, maraming salamat po sa aming mga butihing boss diyan sa opisina. Kala Sir BJ, kala Sir Ria, kala Ma'am Arnett, kala basta sa lahat po ng ating nandiyan sa opisina po na kasama dito sa pamilyang DLTB ko. So, maraming salamat po at ako umasa po kayo na ako po ay lalong magsisipag pa sa ating biyahe katulad ngayon eh. Umi-istray tayo ng biyahe. So, nandito na yung aking conductor at kami ay lalabas na ng Balbok. So, okay, let's go, tara. Bye. Talagang umahabag ka pa eh. So ayun na nga mga ka-South Road, nandito na po tayo sa Grand Terminal at kasalo ko yung maghihintay na po tayo ng pila natin dahil kami ay pang ilan tayo ner? Pang 10. So ayun ang aking conductor. Dahil yung regular ko po na conductor ay bumaba dahil straight na rin siya ng 19 days. So pinababa muna, siya muna umextra. Ilang araw ka na bang pahinga ner? Apat na araw, so matagal-tagal na rin. Kaya pina-extra ka muna dito sa akin. So, ito namang conductor na ito yung nakasama ko na ito, si Cruza. Siya po ay okay namang conductor, maasahan at mabait naman. So, bali ngayon, bababa siya at pupunta rin sa dispatching area namin dyan sa terminal, sa pilahan. Dito sa Grand Terminal, para ayusin yung ano namin doon, yung pila po namin mga ka-South Road. So, as of now, nandito ako. Nandito sa garahe namin, sa likod. At tayo makaikot-ikot muna dito. Para makita nyo na rin yung sinasabi ko kaninang damage ng bus ko. Na first time ko lang magkaroon ng damage o ng tagis dito. At sa buong pagmamaneho ko dito sa DLTB, ngayon lang. Ay, papasok po ba? Okay, ayusin na naman natin yung... Sige, lipat muna natin yung bus natin. Ano, at may papasok daw na L. So, ayan. Okay. Alanganin pala talaga pumarada dito. May pumapasok eh. Pero may nakaparada pa ba doon sa sulok? Ay, pala. Wala. Wala. Ah, udo na lang. Alalay. Baby, you
Ayun mga katrod, nakalipat na tayo ng Salamat, Ner. Best talaga ng aking factor ngayon. Nakalipat na tayo ng paradahan. Dahil kasi may pumwesto po doon na ayun yung nag-unload sila ng mga gardenia. So dami nilang tinapay. So kaya lumipat tayo ng pwesto. So nandito tayo sa likuran ng Grand Terminal na kung saan dito nyo makikita lahat ng power fleet ng mga company buses like RRCG and Jobs. Meron din tayong Alps dito. So may series na andito po lahat, makikita ninyo. And syempre, especially sa amin, DLTBCO. So ayan, nailipat ko na ho dito sa parkingan. So ngayon, tingnan natin guys yung naging damage ng bus ko kahapon, 286. Nagkaroon po siya ng damage dun sa estribo kasi bigla siyang inangat na konduktor doon sa terminal namin sa Batangas. So ako kasi ay papila doon, pinapasok ko na ngayon, hindi ko alam, iniangat niya. Hindi naman po ako nakapokus sa side mirror para makita ko sana nakaangat tong takip na ito dahil pinipinahan ko po yung isang poste doon sa left side na ano na pasukan namin doon sa terminal ng Batangas. Sumulyap man ako dito, very split second lang kasi ang mas inuuna ko yung naandun sa pinipinahan ko sa kabila. So ang nangyari, ang tendency dahil inangat nga po niya ito, ako ay dahan-dahang umabante na which is may pagkakataon po sana siya na tapikin ako para tapikin yung bus at nang ma-alert ako makapag-preno ako, pero sabi nga niya sa akin eh nakasuot daw siya dito sa ilalim kaya hindi niya na rin daw nagawa. So ayun, talagang inabot na po siya. Tignan niyo po ang naging damage ng aking 12-6. Kahapon lang po nangyari ito mga ka-South Road, ano. So ito ay nakalabas pa siyang pagayaan, pinapukpo ko na lang po para nang sa ganun ni hindi siya nakalabas at hindi rin lalong delikado. So ano pa rin po siya, stable pa rin po siya makabiyahe kahit na nagkaroon ng ganyan. Pero yun nga lang, aantayin po natin yung hold up ng opisina sa amin. And syempre yung voucher, automatic yan, babayaran po namin yan. So ayun, automatic yan, nihintayin ko na lang po yung hold up sa amin ng opisina. Siguro mga bago mag 1 month meron na po yun. Hintayin na lang po namin yun. So ayun yung nangyari kahapon. So syempre medyo nagkaroon kami ng ano nung conductor. So pero okay naman dahil napagkasunduan naman namin na nakapag-usap po kami na wala na tayong magagawa, Ner. Nangyari na nga naman daw talaga. So charge to experience na nga lang naman daw, sabi. So totoo naman po yun. So ayun mga ka-South Road at 12-86 na ho. So bakit nga ba 12-86 ho yung hawak ko na ngayon mga ka-South Road? At dahil kasi ang huling update talaga natin noon ay 2-0 po yung hawak ko. Katulad po nung in-upload ko ho kagabi, dito lang yung may pamagat na Buendia moment, late upload. Eh, ang hawak ko pa doon ay 2-0 kasi po yun ay na-shoot ko pa nung mga nakaraang buwan nung hawak ko pa talaga yung 2-0. So ngayon ko lang din na-upload. Ngayon ko lang din ho na-edit. So kagabi lang, kaya kagabi ini-upload ko siya. So baka magtataka po kayo mga ka-South Road dahil ang hawak ko po ngayong basa ay 12-86 na. Actually, itong 12-86 ay nahigit kulang 2 buwan ko na ho siguro ang hawak ito. Simula ho nung hindi ako nakakapag-upload dahil yung 2-0 ay mga ka-South Road nagkaroon ng matinding trouble yung makina. Sabi nga raw kumatok at naminta na raw siguro yung mga piston niya. Sabog ho naman talaga kasi yung langis eh. Dahil ginagamit ko nung pababa na kami sa iba ni bigla na lang ho namatay. Dahil ang problema kasi mga ka-South Road yung 2-0 kasi na yun mga ka-South Road hindi naman po ako nagkulang ng pagre-report doon sa mekaniko na yung oil gauge pump natin hindi po gumagana, namamatay-matay. Nag-working din naman po siya pero most of the time nakabagsak po siya kaya hindi rin natin mamomonitor kung bumobomba po yung langis. And then, pangalawa pong gauge na may problema sa kanya is yung temperature gauge na dapat yung po yung pinaka-importante sa lahat. Yung dalawang yun, oil gauge pump at saka yung temperature gauge na hindi gumagana. Delikado po yung makina natin dyan pag hindi talaga yan gumagana ng maayos.
Katulad nga po nung tuuto, hindi gumagana yung temperature gauge. Kaya hindi ko rin ho talaga maintindihan kung ano yung sinasabi ng makina. Kung stable pa ba yung temperature niya. Kung nasa normal operating temperature pa po ba siya. Hindi natin mamonitor. Gumagana siya pero abnormal po. Ang minsan pumapalo siya ng mataas do sa nagpumapalo siya ng sagad, minsan pumapalo ng kalahati, minsan nagpa-pumping siya. So ini-report ko po 'yon. Ang sabi naman po sa akin ng chief mechanic, parating na raw po yung panel board doon, hinihintay lang. Ta palitin nga po ng panel board 'yon kasi once na may isang gauge na pumalya doon, lahat ng panel board papalitan po. Ganun po ang nangyayari doon. So pero ni-release pa rin. So ni-release pa rin sa akin. So ang importante lang naman daw diyan may tubig at ano. So ako naman no, kapag ka naglolo ko yung temperature, inihihinto ko agad yung bus at chine-check up ko yung likuran kung okay na po, kung okay pa rin po ba yung makina. Chine-check ko yung radiator kung okay pa rin ho. So nung mangyari yung araw na yun na naglolo ko na yung gauge, inihinto ko po yun. So but still, kung kailan pababa na kami nung sa may ibaan banda dahil ang kalsada ron ay pababa na ho. Eh, doon na ho namatay bigla. Eh, hindi ko naman ho binibirit ng takbo. Dahil ang gusto ko nga ay bumalik sa normal operating temperature yung gauge niya, mag-stable yung palo. Pero wala. May nagsasabi sa akin, hindi mo ba naramdaman yun na naglo-low power na? May nagsabi po sa akin ganun mga South Road. Eh, kaso eh, paano ko nga ang sasabing naglo-low power? Eh, hindi ko naman ho binibirit. Dahil gusto ko nga ho ay bumalik sa normal operating temperature yung gauge niya. Yung temperature ng makina kung talaga mang nag-overheat. So, hindi ko rin siya para bakbakin. So, paano kumahanapan ng low power? Eh, mabagal po yung takbo ko. And then, eventually, namatay na lang talaga siya mga ka-South Road. And pagtingin ko sa likuran, sabog po yung langis. Kalat yung langis. So, yun po yung nangyari kay 2-0-2. Kaya si 2-0-2, sa kasalo po yan po ngayon, ay siya po ay nasa rancho. At nagpapagaling doon. Hindi ko lang po alam kung nabuksan na yung makina noon. So, kaya yun, mula noon na naghanap ako ng, nagpalipat-lipat ako ng bus hanggang sa nakuha ko itong 1286. So, yun lang naman po yung mga nangyaring kaganapan sa akin habang hindi po ako nakakapag-vlog. So, in-update ko lang. At, by the way, regular na rin naman po tayo. At, syempre, maghihintay pa rin po tayo ng mga following procedures about dun sa gagawin kay 2-0-2 kung magkakaroon ba ng voucher yun sa akin o nung ano, pero hopefully sana maintindihan po nila yung explanation ko kung ba't nangyari yun dahil talagang hindi naman po ako nagkulang ng pagre-report dun sa mga naging trouble nun. So sana, pero kung ano man pong maging hatol, tatanggapin natin mga South Road dahil lagi natin tatandaan sa mga empleyadong katulad ko na tayo ay nasa isang kumpanya, tayo ay may mga rules and regulations na sinusunod, may mga policies na hindi natin pwedeng basta-basta maging hindi tayo pwedeng basta-basta maging against doon sa mga nabanggit na policies and regulations. So, yun lang mga ka-South Road. At ayun, naghihintay tayo ng pila. So, yung aking conductor busy-busy pa rin. Sir, sanay tayo makakota ngayong araw. Yung so, ayan po mga ka-South Road yung loob ng aking bus. At ayan. Kamukhang kamukha ho ni 12-03 yan. So, andun yung cockpit. Wait lang. So, ayan yung una ng aking bus, yung cockpit. So, ayan. Oo. So, nakakapag-upload na rin tayo, nakapag-edit na rin ng maayos. Kasi, by the way, mga ka-South Road, ibang cellphone na itong gamit natin. So, bago na po, nakakuha naman tayo, nakapag-provide tayo ng affordable and brand new cellphone. So, ayan. So, yun mga ka-South Road. At stay tuned lang po kayo ulit sa aking channel dahil tayo ay sisikapin na po nating makapag-vlog araw-araw or kundi man araw-araw kahit mga 2 to 3 times a week. Sana magawa po natin yan dahil tayo po ay busy talaga sa trabaho rin. So, ayan. Mga ka-South Road, hindi na po natin maibablog yung ating biyahe. Basta kami po ngayon, naghihintay na lang ng pila namin. So, mamaya pa kami nito makakaalis. Mga siguro, baka mga 7 or 8. So, makakaalis na kami. So, yun lang mga ka-South Road. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. At ako po ay humihingi na paumanhin. Dahil ngayon po, ngayon lang po ako nakapaggawa ulit ng update sa aking
status ng sa aking channel. Ngayon lang tayo nakapag-upload. So, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. At sana ay tuloy-tuloy pa rin po ang pagsuporta natin para sa ating pang-araw-araw na ginagawang vlog. So, maraming salamat mga kasautrod. Kung di pa po kayo nakakapag-like and subscribe, sana po ay gawin nyo na. Huwag na kayo mahiya. So, maraming salamat po. God bless!